magandang hapon po sa inyo. Si Atty. Jose Season pong muli dito sa Ipaglaban Mo. May mga pangyayari o sirkumstansya pong kapag naganap kasabay ng paggawa ng krimen ay nagpapabigat ng pagkakasala at kaparusahan. Tulad po ng pagpaslang. Kung ang pinaslang ay ang asawa, magulang o anak, ang krimen ay tinatawag na parricide na mas mabigat ang parusa kaysa sa pagpaslang ng ibang tao. At kung ang pagpaslang ay malinaw na binalak o patraidor pa, na sa Ingles ay tinatawag na evident premeditation o treachery, kamatayan pa ang ipapataw sa nagkasala ng parricide. Ito po ang ipapaliwanag ng ating kaso ngayong hapon na pinamagatang Carino Brutal. Panoorin po natin. Kaya mo ba? Honeymoon mo ito. Baka masyado ka namang malasin. Aring Roger, eh baka mamaya panghinaan ka ng tuhon. Pare, kung gusto mo, bilangan namin yung balo. Balo! Ikaw pare, masyado mong ina-underestimate si paring Roger eh. Ah, di mo ba alam ang kakayanan? Kayang-kaya yan! Kahit dalawa pa sila! ito. Wala na yun. Hulutan, Dre. Dre, tignan mo nga kung meron pang natirang lichon doon, pare. Lichon? Ano ba, Dre? Huwag natin sirain ang kapil. Paring, Roger! Lichon! Bilisan mo lang, ha? John! Bisita natin. Kakasal lang natin. Shhh! Ano ba? Kasal na tayo? Ha? Papakipot ka pa? Ha? Nasasaktan ako, Roger! Ano ba? Ganyan talaga mga bagong kasal. Nagkakamabutihan lang yun. Ay, tama nga si Alim sabi. Ito, Lichon, kumain ka na. Salamat po. Baka naman nagpapakipot pa si Mrs. Kahit na siguro hindi ako magpapalengke ng ilang linggo. Hindi ko mauubos ito.
na ba? Tanghali na yata ah. Ba't umuwi ka na sa inyo at baka hinahanap ka na ng asawa mo? Eh dapat ikaw naghahanda ng tanghalian ninyo ah. Hindi ko alam kung matutuwa ako magsisisi na pasukan ko ito eh. Pag-uusapan na naman ba natin yan? Eh sino ba umibig kay Roger? Hindi ba ikaw? Kayo naman yung boto dun eh. Aba, hindi naman kita pinilit ah. Ikaw itong gusto magpakasal eh. Ikaw nga muna. Ano bang klaseng tono yan? Ay, natatakot ako sa buhay may asawa. Sa umpisa lang yan. Eh, biruin mo nga naman. Makakasama mo habang buhay isang taong hindi mo naman kaano-ano. Eh, talagang ganyan. Pero, malalaman mo rin na wala ka palang dapat katakutan. Dahil magiging isa na ang buhay ninyo. Oh, sabay kayong mangangalaga sa buhay na yan. Ganyan ang pag-aasawa. Kay Roger, ako mismo natatakot. Ano? Kay Roger pa? Eh, wala ka na yatang mapipintas dun sa taong yun eh. At saka, anak, ang maganda niyan, inaalagaan siya ni Mayor. Kaya alam ko, balang araw siya ang papalit na mayor dito sa bayan natin. Naku, ang sarap ng maging asawa ng mataas na opisyal. Ginagalang ka ng lahat. Naranasan ko yun nung naging konsehal ng itay mo. Kaya, Gloria, gusto ko maranasan mo rin yun. Ha? Sayang, kung buhay ang itay mo, matutuwa sana yun. Dahil matutuloy ang dugo niya sa politika. Kailangan ko pa ba yun? Ikaw ang makikinabang. At ako naman ang mahihirapan. Ano bang pinagsasabi mo? Inaisinaktan niya ako. Wala yan. Ganyan talaga mga lalaki. Alam mo, kuminsan, sa sobrang pagmamahal, eh nakakasakit sila. Wala yan. Yan ang tinatawag nilang carino brutal. Tandaan mo, sumigni ka sa lahat, huwag ka magsusuklatan. Ha? Masama ang mabuti. Asawa ni Leo. Ha? Ayoko na masisira tayo sa kanila at may masasabi sila. Diwa na? Karimihan sa mga andaan nila doon, ay luto ng asawa ni Leo. Yun, dapat po yun. Ha? Ngayon, ano mo ka tungkol sa mga anak nila? Matuwa ka. Kung ano yung mga sasabihin niya. Ha? Okay? Ano oras tayo uli? Anak ka naman. Hindi pa tayo nakakalis dito pag uwi na yung sinasabi mo. Paano kung mainit ako doon? Gloria, huwag mo akong bibigyan ng problema. Huwag na huwag. Pwede lang siguro ako mauna kung hindi ko matagalan. Masama yung katawan ko yung isusuka ako. Tandaan mo to. Makikitungo ka na sa lahat ng tao mo kapag hindi mo ginawa yun na tamang ka. Tara! O Iha, ba't nandiyan ka? Inaantay ka ng mga tao sa loob. Nahihilo mo kasi ako eh, kaya nagpahangin muna ako sandali. Eh, paano nga naman hindi ka mahihilo? Eh, hindi mo yata tinikman yung mga luto ni Mrs. Gutom lang yan. Eh, hindi o. Kaya nga mo siguro ako nahihilo. Na-impatcho na ako sa sobrang sarap ng mga niluto. Eh, mabuti pa. Doon ka muna sa kwarto ng mga bata. Aircon doon. Mahiga ka muna. Pasasamahan kita kay Mrs. Hindi ka na? Salamat ho. Sige, susunod na lang po. Ano nangyari? Ha? Ayan, nahihilo daw. Nako, anong hilo-hilo? Alam mo, Mayor, medyo kulang lang ito sa ano eh, paglalambing. Nagpapansin. Alam mo, tamang-tama. Tututo na yung sayo na tango sa siyang kaya. Hindi ko kaya. Alalayan kita. Roger, pinapanay-panay mo naman yata si Mrs. Tinan mo, mahina ang katawan. Oo,
Yun mo daw, Mayor. Buti pa kaya, iuwi mo muna. Oo. Uwi mo muna at huwag mo nang pilitin. Aga-aga pa ko eh. Bumalik ka na lang. Mahina sa puyatan yung tao eh. Sigurado ko ba? Loli, alam mo, nilis mo yung mga kasalanan ko. Iko talaga yung paningin ko. Bueno, ano, Mayor, alig ko muna ako si Gloria. Sige. Tara. Yun ang susundin mo! Hindi mo ako pag-aari, ha? Roger, hindi mo ako pinulot kung san-san! Kaya galaan mo kung anong gusto ko! Bakit? Ako ba kilala mo? Hindi mo ba alam na pinaya mo ako doon? Ha? Sige, saktan pa! Saktan mo ako! Magkakamatayan tayo! Bakit? Meron ka ng pinagmamalaki? Ha? Ganon? Ha? Ano pinagmamalaki mo? Ha? Ano? Ano? No! Roger! Roger, baka tamayan yung baby! Sorry. Undis ako. Karen. I'm sorry. I'm sorry. Hindi ko alam. Kaya nga ako nahihilo eh. Susurpresahin sa anak kita. I'm sorry. I'm sorry. Wala ba? Patawarin mo kasi managawa ko. A match made in heaven. Ganyan ang tingin ng lahat sa pagsasama ni na Roger at Gloria. Sa loob ng mahabang panahon at sa anumang pag-aaway nila kasi, ang pagmamaltrato ni Roger sa asawa ay hindi inilalabas ng babae. Tinitiis niya ang lahat at nagdudusa na lang siya ng tahimik upang makaiwas sa kahihiyan. Ngunit, hanggang saan kaya siya makakatagal? Takot. Raul, huwag mo tulungan niya kapatid mo. Eh, hindi ka pa naman natuturuan niya kung paano humawak ng baril. Hindi ka tulad mo. Ha? O, hawakan mo to, Raul. Halika, Mickey. Humawak ka nito. Sige. Turuan kita kung paano humawak ng baril. Makinig ka kay Daddy, ha? Sipati mo yung dulo niyan. Sipati mo. O, kita mo? Eh, Daddy, ang bigat naman. Sa una lang yan. O, sige. Dali. O, dali. O. Daddy, kawawa naman ang mga ibon eh. Ay, naku. Anak, ba't ka maaawa sa mga ibon, ha? Unang-una, yung mga ibon, kinakain natin yan. Eh, bakit yung fried chicken? Gustong-gusto mo. Ibon din yun, di ba?
Ha? Oo nga, duwag-dawag mo! Oh, Mickey, papayag ka ba? Duwag ka daw? Hoy, Raul, matapang ang mga anak ko. Pareho kayong matapang. Di ba? Shot mo yan. O, muto ka. Ang sako ng pala ipasok mo sa kiskisan. Magkano na ho ba ang utang niyo sa akin? $150,000 na hong kulang niyo. Ayusin niyo na muna to bago pa yung utang ulit. Babalikan ko na lang sa ulit. Sige. Nyo, saan kayo galing ha, mga anak? Mami, oh, may nabalil kami ibon. Kawawa naman yung mga ibon. Anak, anong ginawa mo dyan? Wala po. Binaril ni dati, tapos nahuli namin. Ako po, ayoko mong mambaril. Kaya lang, namimit po ako at saka nakakuha ko ng isla. Pero alam mo, wala ang kwenta yung isdang yan. Eh, alam mo ba, nasa palengke lang nabibili mga ganyan. Ano ba yan, anak, ha? Walang ganyanan. Kaawi pa kayo. Sige na, pumalik na nga kayo at magpalit ng gamit. Iakit mo na yan doon. Oh, pagod. Roger, salituhin mo ngayon si Raul, ha? Mga kasi. Sa'yo ata natututo. Bata pa kasi, tinuturoan mo ng mamaril. Alam mo, Gloria, yung mga batang yan, kailangan natututo kung mawak ng baril. Yung mga kabutihang asa na tinuturo ko sa kanila, nakakalimutan dahil lagi mong kinukontra. Teka mo, pinawas yung buhay pang wala at pagkita. Mga anak ko rin sila, kaya may karapatan ako kung anong gusto kong iasal nila. Ako ang masusunod sa bahay na to. Ikaw ang masusunod. Kahit ako na namamalakad ng kabuhayan natin. Simula na mamulitig ka. Ako na halos itatrabaho dito ah. Bakit na huwag mo akong iniisulit? Pwede ba? Ha! Oo! Alam mo ba? Yung pinapalakad mo, ang buhayan ko. Baliwanag! Oo! Sasalita ng ganyan sa magulang mo, sa Maya. Ito na kaya muna kami ng mga bata, Nay. Di dito ka. O, anong gagawin sa buhay mo? Kaya ko naman silang buhayin eh. Marami na akong alam sa negosyo. Hindi yun eh. Kahit ako, kaya ko kayong buhayin. Ay, ibig sabihin, pagkatapos, paano makikipaghiwalay ka? Separada ang labas mo. Oy, walang ganyan sa pamilya natin ha. Huwag mo sisimulan. Hindi na ako makatiis. Ayoko nang mag-aaway kami. Lagi niya akong sinasaktan. Misa nga, gumaganti na ako eh. Nasa pagdadala mo yan. Alam mo, eh, hindi basta-basta mananakita ang isang tao nang walang dahilan. Nay, iba si Roger. Iba siya sa pagkakakilala niyong lahat. Huwag mong sirain ang buhay ninyong pareho. Ngayon pa, kunsihan na yung asawa mo. At tatakbo pa na bilang vice mayor sa susunod na halalan. Masisira ang imahe niya kapag nagkahiwalay kayo. Huwag kang pumayag na mangyari yun. Kanino ba kayo pumapanig? Sa ambisyon niya maging politiko o sa akin na anak niyo? Nay, nasasaktan na ako. Makinig ka sa akin, ha? Ang babae ang laging talo
sa hiwala yan. At ang mga anak mo, naisip mo na ba yun? Oy, Gloria, kung ikaw, sarili mo lang iniisip mo, wala kang karapatan maging isang ina. Sige, umuwi ka na dun sa inyo. Inay naman eh. Kayo pinatawag dahil sa dalawang bagay. Una, gusto ko pong personal na ipaalam sa inyo si Raul at Mickey para sa gagawing regional competition. Si Raul po sa math at si Mickey naman po ay sa English. Naku ma'am, napakatatalino po ng mga batang yan. Nagmana sa akin. Hindi no, mas matalino si Daddy kaysa sa'yo eh. Aba, syempre, parehong matatalino ang mga magulang ninyo. Sabi ni Daddy, siya lang. Makaama ho itong isa na talaga. Ako po pareho. Tama. Eh, ano mo yung isang bagay? Ah, sa darating po kasing buwan, magkakaroon po kami ng parangal dun po sa mga model parents dito sa paaralan. Eh, napakalaki po ng social contribution ninyo mag-asawa, kaya kayo po ang napili naming Parents of the Year. Ay nako, malaking karangalan yon. Salamat po. Sana po eh makadalo kayo ni Konsehal, or shall I say, future vice mayor. At balita ko pa ho, napakatunog daw ng pangalan niya kaysa dun sa kalaban niya. Wala pa namang balita pero sana nga. Ay sana naman po. O paano po ma, padadala na lang kami namin kayo ng imbitasyon? Ah, sige, asahan ko. O sige po. So paano po, kailan po namin malalaman yung sagot para po sa pagsali nila sa competition? Kakausapin ko muna si Roger, hindi ako makakasagot ngayon. Tsaka baka kailangan sumama rin ako, diba, para guardian nila? Ah, opo, kayo rin ang magpapasya nun eh. Excuse me. Hello? Nandiyan pa ba sa clinic? O sige, sandali, lalabas na ako. Excuse me, ma'am. Mayroon po kasing batang nasugatan. Excuse me lang, ha? Sandali lang po. Sabi ko kasi sa'yo, si Dan nang pumunta dito, eh. Hindi siya ang daddy mo sa opisina. Wala ka kasing alam. Ano? Ang sinabi mo? Wala kang alam. Bawiin niyo sinabi mo, asumusog ka pa, no? Sabi ba, si Kuya, no?
Ha? Bakit nahihiya ka? Ha? Yung boses mo, nakakahiya na. Wala akong pakilap sa kahihiyan mo. Mahihiya ka talaga. Baka hindi kita maganda. Sige! Subukan mo kusaktan kung hindi sira ka na dyan sa mga tao mo. Magsasabi ko na isang babaero na nanakit ng asawa at malayo sa pagkakakilala nila. Nanghiya ka talaga. Wala, tigilan mo na ako. Tigilan mo na ako! Sige, halika kita. Ayoko sa labay ka! Miggy, halika. Ayoko! Lahat ng pinagawa mo, magbabayaran mo pagdating ng araw. At hindi akong maniningil ang mga anak mo. Mami, saan tayo pupunta? Dumuna tayo sa bahay ng lola mo. Ayoko, sama. Sasama ka kung may magamit mo. Ayoko doon, mabaho! Sasama ka, okay? Eh, ayoko nga eh! Sabi na sumama kayo, isa ka ba sa bahay? Ba't ka manunulak, ha? Itigilan niyo na yan, tama na yan! Tama ka na kasi. Ikaw, kung gusto mo sumama, ikaw na lang. Sumama ka na. Kung gusto mo nga sumama, ikaw na lang. Eh, sumama ka na. Tama na yan sabi, ano ba? Katawan, sakit ng loob. Tawarin mo ako. Ayoko rin namang ginagawa ko eh. Ayoko rin saktan ka. Hindi ko alam kung paano pakikita sa'yo, kung pagkagawa sa'yo, gusto kong sabihin sa'yo. May bibig ka. May utak ka. Alam mo, Gloria? Nung bata ako, kulang ako sa atensyon. Kahit walay sina mama at papa. Palipat-lipat ako. Pero alam mo, di isa man sa kanila. Di isa. Wala nang nakapagbigay sa akin ng atensyon na kailangan ko, nung atensyon na hinahanap ko. Sa klase. Sa mga kaibigan ko. Alam mo, ako yung pinakamalakas. Ako na susunod. Ako ang pinakikinggan nila. Dahil dinadaan ko sa laki. Dinadaan ko sa lakas. Dahil yun lamang alam kong paraan eh. Yun lamang alam kong gawin para sundin nila ako. Natutuhan ko. Yun lang alam ko. Pero ano ba yan? Hindi ko lang gusto yung mga ginagawa ko.
dahil sa sarili ko, nahihiya ako eh. Pero hindi ko mapigil. Tuwalin mo ako. May diferensya ko sa utak. Kaya tulungan mo ako. Tulungan mo ako magbago. Tulungan mo sarili mo. Gloria, kaya umagaya sa akin yung mga anak natin. Huwag ko iwan. Please. Pag iniwan mo ako, magpapakamatay ako. Gawin mo. Pero magsasama tayo. Sabay tayo. Nakita mo naman kanina eh. Wala yun. Wala. Ikaw lang. Dito ba talaga mga kasama? Biglaan naman kasi yung meeting mo kay Mayor. Matagal ko na nauuuhan yung pamangkin ko para sa kasal niya. Hintayin mo na lang ako. Sunod ako. Ano, Gloria? Wala na ulo ka tayo. Kasa tabi ba kita all the way? Matagal mo ng pangarap to, di ba? Pero maraming mapapago sa buhay natin. Alam ko. Mabuti. Mabuti, tanda ka. Basta. Ano to? Tignan. Isa sa lamang bahay? Wala ako ng pera sa kampanya. Akala ko may partidong gagastos para sa'yo. Oo, pero hindi lahat eh. Wala ka na ba ibang pagkukunan? Savings natin. Hindi pwede, para sa mga bata yun. Well, yun lang. O bahay na to. Wala. Maghanap ka na ibang pagkukunan. Huwag ba ako sisimulan? Dali ako napapahiya. Congratulations! Alam kong matagal mo nang ini-expect ito, kaya wala na rin suspense. Pero ikaw na pili kong maging vice mayor sa ticket ko. Ang tagal ko rin yung na-suspense, Mayor. Matagal mo nang alam yan eh. Well, what can I say? Basta ang alam ko ay kasama kita. Malamang na panalo na rin ako, Mayor. Hindi siguro ganyang kadali. Alam mo, malakas ang kalaban. Marami nga sa mga dati kong supporters ang lumipas. Diyan tayo magkaka-problema. Last week, nag-report ang treasurer ng partido. Sayad na ang kaba natin. Nakita mo naman at narinig ang kwenta.
wala pa rin pumapasok na mga kontribusyon hanggang ngayon. Wala naman tayong masisi. Kaya nga, gusto kitang makausap ng sarili nan. Mukhang maglalabas tayo ng sariling pera para matulungan ang partido. Mas malaki kaysa inaasahan natin. Ano, kakayanin ba natin ng ganyan? Yan, basahin mo yung plano sa kampanya. Diyan nakalagay kung gaano kalaking halaga ang kakailangan natin. Sana hindi umuulan sa gubat mamaya. Huwag na lang sa aming mga bata. Si Mickey, pwede. Pwede si Roy, alam mo naman yun. Gusto nun, action. Oo. Oh, binili kita ng paborito mong kape. Ano mo? Paye! Anong klase kape yan? Ikaw nagbili yun eh. Kapeng Batangas. Hindi yan! Peste ka talaga! Alam mo? Nagdibig ka na naman, ano? Ha? Ano mo? Kahapon ka pa eh. Ha? Bilis ito ba ako? Iwan mo nga ako. Ba't ka nag-aasar ka, no? Ah, Gloria, balis ka sa harap ko. Alis! Alis natin! Alis na ako. Baka gabi na ako na uwi mamaya dahil diretso na ako sa bayan. Si Roll, papatid ko na lang dito. Sige. Siya nga pala yung libreta ng bangko. Asa? Nakatago. Akin na. Bakit? Kailangan ko. Bakit nga? Kailangan ko pera. Roger! Paano mga bata?
hayaan. Narito ako lang. Sis, pakiipan mo lang. Sa baril. Tapos, habang nag-aagawang kami, pumutok. Tinamaan siya. Wala naman po akong kasalanan eh. Nagtanggol ako sa sarili. Maniwala po kayo, wala akong kasalanan. Wala po akong kasalanan. Wala po akong kasalanan. Base sa lahat na ipakita ang ebidensya, napakahirap paniwalaan ng depensa ng nasa sakdal. Isa-isahin natin ang mga detalye. Si Rogelio del Castillo ay may taas na 6 na talampakan, habang si Gloria del Castillo ay lampas lamang ng kaunti na 5 talampakan. Paano maaagaw ng isang maliit na babae ang baril sa malaking lalaki at ang baril mismo? Mabigat. Matigas ang gatilyo. Hindi basta-basta maipuputok ito, lalo't kung ito ay pinag-aagawan. At ayon sa pagsusuri, ang sugat at ang balang tumama ay nagpapakita ng malayo ang pinanggalingan ng bala. Isa lamang ang ibig sabihin nito. Ang pagpatay kay Rogel del Castillo ay pinlano ng kanyang asawa. Evident, premeditated, murder. Kaya't ang kailangan ipatok sa kanya ay pinakamabigat na parusa. Kamatayan ng inutang, kamatayan din ang kabayaran. Silence in the court! Base sa mga kitang-kitang ebidensya tulad ng kalakihan ni Roger kay Gloria, ang hagibis ng bala at ang sugat na tinamo ni Roger at ang kondisyon ng baril, hindi kapani-paniwala ang bersyon ni Gloria ayon sa Korte Suprema. Talagang binaril niya ang kanyang asawa at siya ay malayo dito. Hindi isang aksidente lamang ang nangyari dahil sa pag-aagawan ng baril. Ngunit ayon din sa Korte, walang lantad na pagbabalak at pagtra-traidor ang pagkakapatay ni Gloria sa kanyang asawa tulad ng ibig palabasin ng taga-usig. Malinaw daw na ang pagkakabaril ay biglaan at sisang saglit lamang. Walang sapat na panahon ang namagitan kung kailan maaaring napag-isipan, napag-nilay-nilay, naplano at napagpasyahan ni Gloria na patayin ang kanyang asawa. Wala ring sapat na panahon si Gloria upang makonsyensya sa kanyang pinagpasyang gawin kung siya man ay nakapagpasya. At lumalabas din sa mga pangyayari na walang pagtataksil o treachery sa kanyang ginawa dahil nga ito'y bunga lang ng silakbo ng damdamin, hindi na napigilan kung tutusin pa na siya ay kusang sumuko. Hindi kamatayan, kundi mahabang pagkabilanggo lamang ang dapat igawad sa kanya.
ayaw mo bang sumama sa pagdalaw sa mami mo? Galit pa ako sa kanya! Maski kaiba, walang ginawa ang mami niyo na para magalit kayo sa kanya. Siya ang pumatay kay Daddy! Pinatay niya si Daddy! Hindi. Hindi totoo na. Hindi siya. Hindi niya gusto ang nangyari. Aksidente yun. Pinagtanggol lang yung sarili niya. Sisinungaling ka! Makinig ka. Makinig ka sa akin. Hindi kriminal ang mami niyo. Aksidente lang ang nangyari niyo. Kung mahal niyo ang daddy niyo, mahal din siya ng mami niyo. Siguro, mas mahal pa. Dahil tiniis niya ang lahat para lang magkasama sila, hindi ba? Para mabuo ang pamilya, para sa inyong dalawa. Ang galit ka sa mami mo. Sino na lang magiging kampyon mo? Alam mo, isang nanay lang ang maaaring magmahal ng tunay sa isang anak. Kuya, tahanan natin si Mami. Diba? Tahanan natin siya. Kasi diba nangako siya sa akin? Puntahan na natin ang mami. Aral sana ito sa mga asawa, lalo na sa mga asawang babae. Hindi po masama ang pagtitimpi at pagtitiis. Ang masama po ay ang ipunin lahat ng sama ng loob at hindi isiwalat ito hanggang huli na ang lahat. Kung ang ating damdamin ay susugpuin at ililihim, ito'y magpapatong-patong hanggang sumabog tulad ng isang bulkan na magbubuga ng kapahamakan na nakalulungkot at nakagigimbal. At sa mga asawang lalaki naman, ituring ang asawa na isang kaibigan at kapareha sa buhay. Pag-usapan ang lahat ng problema ng mahinahon, tarukin ang damdamin ng kabiyak at huwag gumamit ng dahas at lakas. Isang makatwirang payo na dapat sundin at ipaglaban mo. Na sa'yo ang bigay sa piling mo, sinta di ang pagdurusa. Madilim na kahapon, di ko na alintana. Dahil sa'yo, sinta, buhay ko ay nang bago. Ano man ang mangyari,